Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ito na po, Sir Baby, yung karupto nung aking kwento. Sabi ni Lola, ganun kasi di yung pagnanasa talaga ni Fernan na makuha sila Aling Marta. Sukdulang saktan pa nito ang sarili niyang anak. Nung puntong iyon ay walang magawa si Aling Marta para labanan yung mga ginagawang iyon ni Fernan sa kanila. At kinagabihan nga noon, nang dumaing na si Carmela sa kanya, ay kinutupan na kaagad si Aling Marta ng hindi maganda. Naalala niya kasi yung mga binitiwang salita sa kanya ni Tandang Ute. Kaya sa kasagsagan ng gabi ay lumabas ng bahay si Aling Marta. Naramdaman niya kaagad ang lamig na dulot ng simoy ng hangin. Kanyang binaybay yung madilim na daan. Nagmamadali niyang tinungo yung bahay ni Fernan. Tiniis niya ang malayong lakarin na iyon. At nang kanya iyong masapit, ay nakita niyang nakaabang na ito sa may pintuan. Natila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating? Sumuko na si Aling Marta. Hindi niya kayang makitang nahihirapan ang kaisa-isa niyang anak na si Carmela. Ito na lang ang natitira niyang yaman sa buhay. Ito na lang rin ang nag-iisa niyang dahilan para mabuhay. Kaya napilitan na siya na sumunod at pumayag sa kagustuhan ni Fernan. Sinabi niya kay Fernan na pumapayag na siya sa gusto nitong mangyari. Biglang lumuwang ang mga labi ni Fernan at gumuhit ang isang ngiti. Sinabi nito kay Aling Marta na umuwi na at kunin ang mga gamit. Dagdag na sabi pa nito, buti naman daw at marunong siyang bumasa ng mga nangyayari. Kaya wag na raw siya mag-alala pagkat magiging maayos na umano ang lahat. Matapos nila makapag-usap ay umuwi na si Aling Marta para kunin ang kanilang mga gamit at isama na si Carmela. Pagdating niya ng bahay, nang lapitan niya si Carmela ay maayos na ang pakiramdam nito. Kaya doon niya nasiguro na si Fernan nga ang may gawa rin noon kay Carmela. Tumibay na lalo ang kanyang paniniwala na si Fernan nga ang siya may kagagawan ng pagkamatay ni Mandado. Nang kausapin ni Aling Marta si Carmela ay medyo nagulat pa ito. Sinabi na lang niya na ang kanilang gagawin ay para din sa kanilang ikabubuti. Pero kabaliktaran sa kanyang inaasahan ang mga nangyari. Dahil malalim pala ang galit na naramdaman nito na magpasya noon sa Aling Marta na magpakasal kay Mandado. Na kaya pala gusto nitong makuha sila mag-ina ay para mapatunayan na mas nakahigit siya kay Mandado. Na anumang gustuin niya ay kanyang makukuha, maliban doon ay wala na. Hindi totoo na nagmamalasakit ito kanila Aling Marta at Carmela. Katunayan ay alila ang pagtuturing nito sa kanila at hindi kapamilya. Kaya yung sinasabi ni Aling Marta na mapapabuti sila sa piling ni Fernan ay malayo sa katotohanan. Naging miserable lamang ang kanilang buhay at unti-unti nang nabubunyag
kay Aling Marta ang tunay na pagkataon nito. Isang gabi, nang hindi dalawin ng antok si Aling Marta, ay pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Kaya, nagdesisyon na siya na bumangon na lang. Napaupo siya sa kanilang higaan. Nang mapasulyap siya kay Carmela, ay nakita niyang natutulog na ito ng mahimbing. Tumayo siya at lumabas ng kanilang silid. Nang binabaybay na niya yung pasilyo papunta sa kusina upang uminom ng tubig, ay bigla siyang may narinig na isang malakas na pagkalabog. Kaya napatingala siya. Pagkat sa itas nagmula yung malakas na tunog na iyon. Pero kanyang binaliwala iyon at nagtuloy siya sa kanyang paglakad. Nang nasa kusina na siya habang umiinom ng tubig, ay muling naagaw ang kanyang atensyon at napatinging muli sa itaas. Kaya inilapag niya na ang baso at may kasabigang tinungo yung hagdan. Gusto niyang malaman kung ano ba yung lumilika ng tunog na iyon. May kalakihan ang bahay na antigo ang pagkakayari. Sa itsura pa lang nito, ay masasabi mong panahon pa ng Kastila ito na itayo. At nang nasa huling baitang na siya ng hagdan at babaybayin na ang pasilyo sa itaas, ay nakarinig siya ng mga mahinang himig. Mga himig na nililika ng hindi lang iisang tao. Mga himig iyon na nakakakilabot. Kaya hindi maiwasang magtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Sabay-sabay na umihimik ang mga boses na iyon ng kalalakihan. Kinabahan si Aling Marta. Pero mas nangibabaw sa kanya yung pagnanais niyang malaman kung ano ba talaga ang kanilang ginagawa. Kung kaya, dahan-dahan pa siyang lumapit sa may pinto. At nakita niya na nakasuot ang mga ito ng mahabang kasuotan na kulay itim. Kitang-kita niya iyon mula sa hiwa na naroon sa lumang pintuan. May mga kandila ring nakasindi at may mga kasangkapang nasa sahig. Nakapaikot ang mga ito na nakaluhod. Nagsasagawa sila ng isang seremonya. Nasigurado si Aling Marta na iyon ay isang ritual na hindi para sa mabuti. Nang biglang tumigil ang mga ito sa nililika nilang mga himig, ay napansin ni Aling Marta na huminto ang mga ito sa kanilang ginagawa at tila nakiramdam. Kaya nagpasya na si Aling Marta na lumisan. Maingat niyang tinahak ang hagdan pababa. Nainiwasan niya lumika ng kahit na anumang ingay. Nang nasa silid na siya, ay kanyang pinakaisip-isip kung anong paraan ang kanyang gagawin para makaalis sa bahay na iyon. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na isa talagang maling desisyon ang tumira sila doon. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, ay tuluyan ang naiyak si Aling Marta. Luba siya nag-alala para sa kaligtasan nila ng kanyang anak na si Carmela. Lumipas pa ang mga araw na puno ng pag-aalala ang dibdib ni Aling Marta. Isang gabi, nang papunta na siya sa kanilang silid upang magpahinga, ay bigla na lang siya nakarinig nang tila mayroong pumasok sa bahay. Kaya mabilis niya iyong pinuntahan. Wala naman siyang nakita. Nang tatalikod na siya, ay biglang naagaw ang kanyang atensyon nang mapansin niya ang mga patak ng dugo nang kanya iyong lapitan. Ay natiyak nga niyang dugo ang mga iyon.
kanyang sinundan ang mga batak. At napansin niyang iyon ay papunta sa itaas. Kaya lumakas ang kanyang kutob na marahil ay si Fernan na naman ang may gawa noon. Pero bakit may tugo? Iyon kaagad ang naitanong niya sa kanyang sarili. Sabi ni Lola ay lalo pang lumubha yung sitwasyon nila Aling Marta at Carmela sa bahay ni Fernan. Dahil nagagawa na rin silang saktan nito. Hanggang sa umabot pa sa punto na pati si Carmela ay pinakialaman na nito. Kinahasa niya ang sarili niyang anak. Kanyang dugo at laman. Na walang nagawa ang dalaga dahil sa kanyang kahinaan. Isang araw, nang sila lang mag-ina ang nasa bahay, ay bigla na lang silang nahilo. At nakaramdam sila ng kakaiba. Matinding pagkauhaw ang kanilang naramdaman. Nakasabay noon ay nagugutom din sila. Pero nang subukan naman nilang kumain, ay hindi pa rin nawala yung kanilang pagkagutom. At gayon din yung kanilang pagkauhaw. Kahit pa napakarami ng tubig ang kanilang nainom. Na kanila na lamang nalaman noong huli na sila pala ay hinawaan na rin ni Fernan. Na mayroon itong ipinakain sa kanila. Tama, may lahi nga itong aswang. Na kanya rin hinawaan ang iba niyang tauhan. Pero masasabing iyon ang malaking pagkakamali na kanyang nagawa. Pagkat ang hawaan sila Carmela ay isang pagkakataon na kanilang sinamantala para makaganti sa kanya. Dahil kung dati-rati ay mahina sila nang sila ay maging aswang, ay nabahaginan din sila ng lakas at ibang abilidad na siya nilang ginamit na mag-ina para tuluyan ang mawakasan ang kasamaan ni Fernan. Naging matunog na lamang sa kanilang bayan ang usap-usapan. Nang isang araw ay mawala si Fernan. Pero ilan sa mga tauhan ni Fernan ang nagsabi na kinatay umano ito na mag-inang Marta at Carmela. Walang awa umanong pinagluray-luray nila ang katawan nito at kinain. Nanang tanungin ang tauhan ni Fernan kung paano naman niya nalaman ang tungkol doon, ay sinabi nitong kanya umanong nakita. Pero ang totoo ay nakabahagi din ito sa katawan ni Fernan dahil na rin sa kalupitan ng kanilang amo sa kanila. Ayaw lang niyang sabihin pagkat malalaman din na siya ay isa ring aswang. Nawala noon ang mag-inang Marta at Carmela sa kanilang lugar. Nagpakalayo-layo sila at piniling mamuhay ng tahimik sa ibang lugar. Sinubukan nilang lumapit sa mga may kakayahan para pagalingin sila sa kanilang karamdaman ng pagiging aswang. Pero bigo sila. Sumubok din sila ng iba't ibang paraan para makawala sa sumpa. Pero hindi sila nagtagumpay. Hanggang sa makapag-asawa si Carmela. At sabi ng lola ko, noong mga sumunod na salinlay ay nagawa naman ng maalis yung pagiging aswang sa aming angkan. Dagdag pa ng lola ko, ay marami pa umano siyang nalalaman na mga magagandang bahagi sa buhay ng ninuno naming si Carmela at Lola Marta. Kaya nga lang daw, ay baka abutin na kami ng ilang araw sa pagkukwentuhan, ay hindi pa kami matapos. Yung lugar na kanilang iniwan ay tuluyan na umanong pinamugaran ng mga aswang. Na yung nagpalaganap naman
ay yung mga naiwang tauhan doon ni Fernan. Naging isang bayan na umano talaga iyon ng mga aswang na iniiwasan at kinakatakutan. Hanggang dito na lang po sir yung kwentong nais kong ibahagi. Maraming salamat po. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoo Kwento na Kababalaga. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.